Sa kauna-unahang pagbisita ko sa campus ng PUP sa Santa Mesa, Manila, may bit-bit akong sorpresa para sa mga estudyante. Malamang nakakita na sila nito. Pero ilang kaya ang marunong gumamit? Malapit sa Lagoon sa campus, nag-alok ako ng libreng subok ng aking nahiram na portable manual typewriter. Hi, Howie, Severino. Kumusta? Okay, ito. Space. Hindi nga siya natatay. Oo nga. Hindi malabo po. There's a problem with it, sir. Yeah. The louder the sound, the darker the print. So, ink ko yung nakalagay? May ink. May ink na yan. Ito, ang ink ay nasa ribbon. Magaling niya, no? Kailangan pa siya yung paper, tapos nag-print out na siya. After na. Amazing. Instant na. Natuklasan kong dito rin sa PUP. May mga classroom kung saan tila nagtatagpo ang kahapon at kasalukuyan. Katuwang ng mga estudyante ang mga lumang makinilya sa kanilang keyboarding class. Bahagi ito ng kursong Bachelor of Science in Office Administration. Isa sa mga pinakaunang programa ng paaralan. May mga opisina pa pala na karaniwang ginagamit pa ang makinilya. May computer naman kayo sa opisina, bakit gumagamit pa rin kayo ng typewriter? Kasi sir, mas convenience po kaming gamitin to. Then kung mawawala naman po ng kuryente, si typewriter pa rin po ang kailangan po namin. Then kahit po may PC po kami, para po mabilis ang trabaho, si PC at si typewriter po sabay po namin itong ginagamit, sir. Itong typewriter na to, ano bang alam niyo ba yung kasaysayan niya? Matagal na ba rito sa office niyo? Kasi ito po, kung ako po magbe-base po nito, sige po nasa 20 years, more than 20 years na po ito, sir. Kasi since 1946 po, according to my manager, Mom Solereto Cardano po, is nakakatatlong typewriter pa lang po sila. Ito po one last. Sa dami ng dokumento natin sa buhay, maaring ang pinakahuli ay gawa sa makinilya. Karamihan sa mga typewriter na ginagamit ngayon ay luma na. At kung masira, dito pa rin madalas dinadala sa Quiapo. Na noon pa man, kilala na sa iba't ibang uri ng repair shops. Mula sa istasyon ng tren sa Recto, mahigit 100 metro lang ang layo ng Komandante Street. Kung saan hilahilera ang mga repair shop para sa mga naglalakihang mga makina. Pero may kaisa-isang pwesto sa kalyang ito na naiiba. Bukod kasi sa maliliit lang ang pyesa ng kanyang mga kinukumpuni. Antigo na talaga ang maraming dinadala rito.
si Gerald De La Cruz, isa sa mga huling typewriter repairman sa Quiapo. Kaya niyang buhayin muli ang mga makiniliang higit 100 taon na ang tanda. Gerald? Sir. Uy! Nahanap ka rin namin. Howie Severino, sa eyewitness. Kumusta? Wow, ang luma na nito, ha? Apo. 1916. 1916, kanino to? Pinarepair lang po. Ah, okay. So, gusto pang gamitin ulit o naka-display lang to sa kanila? Hindi, ano po siya? Gusto niyang gamitin. Gusto niya talagang gamitin. Wow, talagang... Apo. So, yung may-ari nito, matanda rin or... Hindi, 24 years old. 24 years Apo. Old? Grabe, saan naman? Ano, namanan niya to? Hindi po. Nagkaroon siya ng hilig sa ano raw eh. Sa typewriter. Ganun. So, yung mga ganung edad, nagkakaroon ng hilig Apo. Parang vinyl, no? Yung, parang mga throwback Maraming items. Maraming nahilig po sa luma eh. Mga kabataan, ganun. So, ilang taon mo na ginagawa ito? Since 1998? Naging technician ako doon sa dating boss ko eh. Siguro mga 2000 na siguro po. So, kumbaga, empleyado ka doon. Ngayon, po. Sarili mo na to? Noong 2011 po. Tagal-tagal na rin. Oo nga, wait. Nagsaraan wala itong tiyan. Ako, naglakas ng loob lang kasi wala akong ibang alam na trabaho eh. Dati ho dyan sa ibang lista, halos tabi-tabi. Ngayon, wala na. Hindi lang daw pagre-repair ang inilalapit sa kanya. Ang iba, pinapapalitan pa ang kulay. Okay, kaya po naging ganyan yung kulay. Dahil sa kabuhayan niyang ito, napagtapos ni Gerald ang kanyang dalawang anak. Ano yung pinakalumang typewriter na nakita mo na? Pinakalumang typewriter, 1896. 1886. So, pinarestore po sa akin. Panahon pa ni Rizal yun, no? So, pinarestore po sa akin from US. Tas, pinadala dito? Sa, galing US pa? Apo. Pati ang nasa braso niya, antigo rin. Anong typewriter yung nasa tattoo? Royal P. Model Royal P, 1930s. Royal P? P model. Mas nakilala si Gerald matapos lumabas sa dyaryo at online ang kanyang kwento. Naisinulat ang tanyag ng manunulat at kolektor din ng typewriter na si Butch Dalisay. Pero mabuti na lang na may mga taong katulad niya sapagkat kung wala, ay napakarami sa mga parang artifacts na ito ang mabubulok na lamang. Lumaki si Butch na katuwang ang typewriter sa pagsusulat. Ang pinakauna raw niyang libro na isulat niya gamit ang makinilya. Pero nung natuto naman akong mag-computer, tulad ng maraming tao, nakalimutan ko na lahat yung mga makinilya ko. Hanggang recently na lang, binalikan ko at na-discovery ko na, oo nga pala, no, may parang may romansa yung pagmakinilya eh. In a sense, much more intimate thing. You're not connected to anything. You're disconnected from the world. Kahit digital migrant na rin siya ngayon, ginagamit pa rin daw ni Butch paminsan-minsan ang kanyang makinilya. Tinitiyak niyang maayos at gumagana ang bawat isa nito. It's just the sheer delight of working or using something that has been there for 100 years and making it work again. Yan ang parang mission ko sa buhay eh, na pangalagaan itong mga to para isusunod na henerasyon ay makita din nila ito at maalala nila kung ano yung naunang teknolohiya sa kanila. Ipinakita sa akin ni Butch ang ilan sa pinakapaborito niyang typewriter. It's my oldest typewriter. It's from 1896. So panahon pa dito ni Rizal. Ano? Pero I'm sure Rizal being the kind of guy on the edge that he was, he would have at least seen typewriters being used in Europe. Ito, 1929 ito na Royal. At I should tell you that this has the most sought after keys. Ito yung Vogue typeface na
na hinahanap ng maraming kolektor. Tulad ng mga laptop computer ngayon, meron ding portable typewriter si Butch. Ito yung MacBook Air ng 1911. Magaan. It's aluminum. It's entirely made of aluminum. Howie Severino. O, kumusta yung experience? Nakilalo pa na mga gumagamit pa rin ang makinilya. Isang nagkukumpuni. May nag-uopisina. May mga nag-aaral mag-type. At isang kolektor ng sinaunang makinang ito. Napaisip ako kung may nagbebenta pa ng mga makinilya ngayon. Nahanap namin ang isa sa pinakaunang tindahan ng typewriter sa Maynila. Ito ang V. Avena & Sons, na buhay pa ngayon. Pag-aari nila ang buong building, pero inilaan ng pamilya ang isang pwesto para sa mga makinilya. Ang una nilang negosyo. Ganda ng tindahan nyo, no? Parang daming antigo, pero halo-halo na yung mga typewriter, no? Bawat dekada yata, may example kayo ng typewriter. Hindi, kasi itong mga makinilya na ito, mga lumang makinilya na dinemaintain ko pa hanggang ngayon because of their sentimental value. Si Ramon Avena ang tanging nagpapatuloy sa negosyo ng kanyang ama. 90 anyos na siya at nakita niya ang ilang henerasyon ng mga makina. Ang Underwood typewriter na ito ang isa sa pinakamatanda sa kanilang koleksyon. So dati sir, lahat ng opisina may ganito at maririnig mo yung During the war, ito kadalasan mo ginagamit. Hindi pa yung mga moderno katulad nitong Underwood na latest, no? Yung mga ganyan modelo. Subukan yung buhatin niya, na, no? No? Oh my gosh! Para akong nag-workout. Any araw, whenever they sell a machine, anything, during those times, kahit a cars, anything that you buy, it's for a lifetime. Tulad nito, more than one lifetime na. Sinasabi ko nga sa ibang nagpaprepare ng lumang makinilya, wala na mo tayo buhay pa huyan. Ang Olympia typewriter namang ito, ipinopromote daw noon sa telebisyon ni Bob Stewart, na siyang founder ng GMA Network. It's made in Germany. Gosh, Germany. Para siyang semento. Sikat na manlalaro noon ng basketball at volleyball ang ama ni Ramon, na si Vicente Avena. Nakasali pa siya sa Far Eastern Games o ang sinaunang Asian Games. 1936, nang buksan nila ang tindahan para sa sporting goods sa Ascaraga sa Maynila, o mas kilala ngayon na Recto Avenue. Pero nang mauso ang makinilya, ito na ang naging negosyo ni Vicente hanggang yumao. During those times, it was mostly handwritten. All the things that you do, you write it down and then explain it. But with the typewriter, it helped a lot even with the government offices. So that's when they started buying typewriters. Because there's that inspiration and memorable moments of your life during the time when I was with my parents. And this is where they stayed. Noon, marami pa silang technician. Pero ngayon, nag-iisa na lang si Nemi mula dekada 70. 22 anyos lang siya na magsimula sa Avena. 71 na siya ngayon. Ngayon, medyo madalang na rin ang nagpapagawa. Kumbaga sa
pinagpapatuloy na lang namin ni Mr. Avena itong ano na to. Sino yung mga karaniwang nagpapagawa pa ng mga typewriter? Marami yung karamihan, yung mga nagko-collector ng mga antique, ganun dito pinapagawa. Ang tawag niyo dito? Keyboard. Pag luma na yung ano, pwede mong tanggalin yan. Ito ididikit sa ano. Tapos ito naman yung mga type bar. So bawat may letra na yan. So bawat brand may sarili siyang type bars na hindi kakasya sa ibang brand. Opo. Ito sa sa Olympia to. Olympia to. Pero mga ito brand new ito Opo, brand new ito. Okay. Kaya lang nangitin na sa katagalan na rin siguro, sir. Wala na raw nabibili nito ngayon sa merkado. Kaya limitado na rin ang kaya nilang i-repair. So ito ba'y nabibili pa rin ngayon? Ginagawa pa rin hanggang ngayon to? O hindi? Wala na, sir. Stock nyo lang to? Mula noon pa? Opo. Buti, nakapag-stock kayo bago mawala. Yung father niya nag-stock lahat nito. Galing state lahat yung mga... So kung bumili siya ng marami? Opo. Okay. So, pag naubos na to, kasi hindi na ginagawa. Opo. Hindi na kaya makaka-repair. Hindi na. Bukod sa mga typewriter, may iba pang natatagong koleksyon ang pamilya Avena. Rig yan. Lahat ng inalang iniwala magulang ko, nari yan. So ito yung family car niyo noon? Oh, Jan, this is where I learned how to drive. Ito? Oo. Doon sa Luneta kami dati. So, you're keeping it for sentimental reasons? That's it. So, are you tempted to restore it? If I have the money. Would it cost a lot to restore? It is. It will cost a lot. Sa buong maghapon naming pananatili rito, wala ni isa ang bumisita o bumili. You have prime real estate. Hindi na profit yung motivation nyo rito, no? Hindi na business. It's more, what is your motivation? It's a promise. My dad requested me at the time. He asked me, "Mon, sino mag-aalaga sa mama? Sino? Ano? Di sa opisina, sino magbabantay rito? Hindi pera eh. Kasi ang buhay ko kumisan, kapag minamahal niyo isang bagay, hindi niyo basta mapitawan." Samantala, nakilala namin na may-ari ng typewriter na inaayos ni Gerald. Hi, sir. Kumusta na po yung typewriter? Ang 23 anyos na si Christian Asadon mula pa sa Cavite. Nabili raw niya sa Quiapo ang 1916 Underwood model na ito. Yung grabe po yung pinagdaanan ko para makahanap lang po ng exact model na yan. Pangarap ni Christian maging manunulat. At umaasang makatutulong ito sa kanyang ambisyon. Personally po, distraction-free po kasi siya para sa akin. Kasi pag sa laptop po ako nagtratrabaho, nagsusulat, it provides other distractions. Pwede ako manood ng YouTube, maglaro, makipag-chat sa mga katropa ko. Kasi iba yung feeling na, yung tactile feeling na nagtatype ka, naririnig mo yung ingay ng type bars. And also yung fact na yung iniisip mo, instant na lumalabas, nagiging physical form sa isang papel. Tsaka meron kang physical copies ng gawa mo, mas gratifying para sa akin na hinahawakan ko, kumakapal yung papel na natatapos ko. Parang may reminder ako sa sarili ko na ito, kaya ko itong gawin. Ito yung gawa ko, akin to. So parang
added benefit na lang siya kumpara sa MS Word. Yan, mag-order daw siya para daw sa girlfriend niya. Tapos, pinapalagyan niya na message yung in-order niya. Sabi niya, happy second year anniversary, ganto ganyan. May mas bata pang Gen Z na ginagamit ang typewriter sa kakaibang paraan. So sabi ko, syempre yes, syempre nakakatuwa naman yung bibigyan niya yung girlfriend niya, diba, tsaka anniversary nila. Sa bahaging ito ng kanilang tahanan, nagsusulat si Giselle ng love letters. Pero hindi kanya. Gamit ang kanyang makinilya, binabayaran si Giselle para i-type ang love letters ng ibang tao. Sakto na nagbebenta din po ako ng mga pangregalo, kaya naisip ko po na why not gamitin yung typewriter na para dun po gumawa ng mga letters. Kasi nga po, patok po yung mga pang mag-jowa, parang ganun po, pang regalo sa kaibigan. Pinapalagyan niya na message yung in-order niya. Sabi niya, happy second year anniversary, ganito ganyan. Nang mag-post siya sa TikTok, ayun, umusbong ang bago niyang racket. Meron din pong nagtatanong na ano pong tawag sa machine na ginagamit mo ganyan, kasi syempre hindi na rin po nila alam yung typewriter. 80 pesos ang singil niya kada 150 words. May OFW pang kada buwan nagpapatype ng monthly letter para sa kanyang kasintahan sa Pilipinas. Expressing yung feelings lang, and syempre po LDR nga po sila, kaya parang assurance, mga ganun po yung laman ng letter niya. Baka sa tingin mo yung nag-a-appeal yung typewriter sa ibang tao? Siguro po kasi iba yung way pagka naka-receive ka ng physical letter kumpara sa through chats lang po, ganyan. And sa typewriter kasi po, parang it brings back old days nga po, di ba? Sa typewriter. And maganda din po yung kalabasan, lalo na po pag naka-envelope na po. Mukhang my forever pagdating sa mga typewriter. Patunay rito ang scrapbook na nasa pangangalaga ni Butch Dalisay, manunulat at kolektor ng sari-saring bagay. Datapwat, huwag mong akalaing ang ating pagkakaiba ng pananalig ay maaring makaantig. Compilation ito ng mga liham ng pag-ibig mula sa piitan na naisulat noong dekada 50 mula sa isang makata na nakulong dahil sumanib sa mga Hapon noong digmaan. Si Magtanggol Asa, ayan ang parang pen name ni Aurelio S. Alvero. Isa siyang kilalang manunulat. At nakulong siya sa Bilibid pagkatapos ng gera. At nagpapadala siya ng mga regular na liham sa kanyang asawa na nagkukwento ng lungkot ng buhay sa loob at yan, namumusta, nagpapadala ng payo. Doon mo talaga makikita yung gamit noon ng makinilya bilang tagagawa ng mga liham sa negosyo man o sa personal na buhay. Kahit ako noon, inaabot ko pa nung diniligawan ko yung misis ko, nagmamakinilya pa ako at nagsusulat ng kamay. May isa akong napansin sa mga liham. Isang kakaibang titik. Letrang G ito na may tilde o hugis alon sa itaas. Ang basa rito sa wikang Filipino ay nga. So this was developed, this type was developed for Filipino language? Apparently, somebody took the trouble to, to mold this particular type. And mukhang mass-produced pa. Yes, that's my holy grail now. In terms of typewriters, hanapin niyo makinilya na may ganyang ano. Kasi nakwento ko nga sa iba na sa ngayon, ang sabi sa akin, ang isang wika na lang sa buong mundo na nagtataglay ng ganyang karakter ay yung wika na tinatawag nilang Guarani na sa isang lugar sa South America. Eh mabuti kami mga makinilya yung mga Guarani at kukunin ko na lang doon. Kaya nga lang, wala na akong mahanap talaga. Maaring matagal pa bago tuloy ang mahanap ni Butch ang kanyang holy grail sa larangan ng makinilya. Ngunit, patuloy pa rin ang pagtuklas ng typewriter para sa bagong henerasyon.
Gusto mo pang dagdagan? Ito, ang kaiba nito sa computer ay pag nag-type ka, diretso na sa papel. Oh, how does it work? Madalas, ang mga Gen Z ang nagtuturo sa mga tito tungkol sa mga gadget. Ngayon, ang tito na ang may karanasan nito. Actually po, it's my first time to use a typewriter and dream ko po to have a typewriter before. A dream mo? Yes. Oh, okay, kasi ang sinabi sa akin nung nagpahiram nito, for sale daw ito. Okay. Nainno pa siya ito, Abby. So, para kanino itong sinulat mo? It's for my younger self. Well, parang it's a reminder that everything that I do now will all be worth it in the end. Okay. Good message to your younger self. Okay. Para kay Lolo Ramon naman, sariwa pa ang panata ng kanyang younger self sa kanyang ama sa huli nilang pag-uusap. Ipagpapatuloy niya ang sinimulan ng ama kahit matagal nang natapos ang kasagsagan ng negosyong ito. Hindi naman lahat mabibili, pakikisama, kaibigan, yung mga nagawa mo, no? Yun ang masarap po eh. Nakagawa kayo ng mabuti sa kapwa niyo at sa mga nagpapagawa rito. Maring yan ang ugat ng pagpapahalaga sa mga matitibay na makinilya. Sila'y nagpapaalala na bagamat wala ngang forever, meron namang posibleng magtagal. Mula Maynila at Quezon City, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.